I bring Fantastic Mining, I bring Nation. So my name is Gemma Bergeron, and I am working here in Israel as a caregiver. So, bago po kami nating dito, meron po kami buy and sell business sa Antique. At meron din po kami sewage plantation. So, naging maganda po ang takbo ng business namin sa Antique. Pero po, sa di inaasahang pagkakataon, hinagupit po ng bagyong Yolanda ang lugar namin. So, sa isang igyap lang, yung lahat po ng aming naipundar at napaghirapan ay na-washed out po ng bagyong Yolanda. Sobra pong nakakapalumo yung mga panahon na yon. Kasi ayun na lang po yung inaasahan naming negosyo. May magandang bagay naman po nangyari sa amin ng mga panahon na yon. Kasi yung parents ko, nakaalis po sila sa isla. Bago dumating yung bagyo, kasi that time mangananak po ako noon. November 9, 2013. So isa po yun sa pinaka-blessing sa buhay namin. Kasi na-wash out man yung mga business na naipundar namin. Ngayon, 6 years old na po siya. At isa po sa pinakamahirap din na part ng buhay ko ay yung iwanan ko siya. Yung, siyempre sa murang edad niya, kailangan niyang mawalay sa akin kasi magtatrabaho nga po ako dito. Hindi po naging madali nga sa akin yung gabi-gabi ako, umiiyak ako. Yung anak ko, nung time na pasaray ako ng eroplano, hindi niya alam na mangingibang bansa pala ako. Akala niya may pupuntahan lang ako at kinabukasan katabi ko pa rin siya. We strive again po to build a business. Kaya nagpatayo po kami ng bakery. Pero pagkatapos po ng ilang buwan, doon na po ulit nagsimula yung pinakamahirap at pinakamasakit na pagsubok ng buhay namin. Kasi po, na-diagnose na may severe brain tumor ang papa namin. And sadly po, hindi rin naman siya nakasurvive. Kaya po, sumubok po kami mga ibang bansa para magkaroon po kami ng pera pambayad sa lahat ng pagkakautang po namin gawa nga po ng na sa pagkakahospital ng father namin. Kailangan po natin mag-isip ng mga panibagong paraan or panibagong pagkakakitaan para sa future ng anak ko. Kasi hindi po habang buhay, baby siya. Mag-aaral po siya. Tapos, magkakaroon din po siya ng sarili niyang pamilya. So, kailangan ko po talagang magsakripisyo. Tulad po naman ng ibang OFW, nangangarap din naman po ako na magkaroon ng business at umuwi na sa Pilipinas para makasama ko na yung anak ko hanggang sa paglaki niya at magabayan ko siya sa pag-aaral niya. Yung mama ko po, hindi na rin naman siya pabata, kaya madami na rin po siyang nararamdamang masakit sa katawan niya. Tapos may nag-alok daw po sa kanya ng friendly, pinray niya, effective daw po sa kanya. So na-curious ako, inanap ko sa Facebook, pagtingin ko ang dami pong testimonies, sabi ko, padalhan mo rin kami niyan dito mama dahil kami, mabigat din po yung trabaho namin, kailangan po rin namin ng vitamin sa katawan namin. And yung alaga ko nga po dito, nakakita ko, nag-vitamin D. Tapos, may nag-alok sa amin na gawin daw namin business. Sabi ko, ayoko po. Dahil networking yan. Diba? Alam naman po natin na kapag networking, negative agad ang iisipin ng tao. Ako, naging negative na rin ako dahil wala namang sasali sa akin dahil networking nga po yan. Okay na ako na itong may monthly sahod ako. Kung naniwala po pala ako noon sa sabi-sabi ng kapwa ko na scam ang networking, di hindi ko po mararanasan yung magkaroon po ako ng extra income na mas malaki pa po sa sinahod ko ng monthly income ko. Yung monthly sahod ko na pag hindi ka po nagtrabaho,
April, wala kang sweldo. Sa tulong na rin po yan ng mga apply namin na walang sawang sumusuporta po, na halos magpuyat rin sila kasi magkaiba nga po kami ng oras. So, para sa pag-motivate, para sa mga trainings, kasi hindi naman din po namin kakayanin na hindi namin alam yung business na ginagawa namin. So, naglalaan din po kami ng time para sa training namin. Dahil nga, we have to learn first before we earn, diba? Ayan po. At dahil na rin po siguro yun sa dedication and determination namin sa ginagawa namin. And lagi ko lang po talagang iniisip yung deepest why ko. Si Prince Yuan ko, na nagaantay sa akin. Ngayon ko po napatunayan na kahit po pala milya-milya ang layo mo sa opisina ni iFern, kung meron kang determinasyon at dedikasyon sa ginagawa mo, ay mapapagtagumpayan mo. So, during lockdown, naging top earner po ako ni iFern. Naging isa po pala sa mga top earner ni iFern. Nag-team builder. Ang kapatid ko po, nag-builder. Dahil na rin po yun sa team na nasamahan ko. Sobrang full support po talaga sila sa pagtulong sa amin. Kaya sobrang pasalamat po namin sa kanila. Kay Up Crystal, kay Up Carl, and lalo-lalo na po kay Up Mark. Maraming salamat po sa inyo. Of course po, ang queen po ng Spartans, Upline Jelay, and King, Upline Allen Encomienda. Maraming salamat po sa tulong ninyo, at salamat po Sir Tom, kasi merong iFern na talagang life-changing opportunity para sa aming mga OFW. And soon, magkita-kita po tayo dito sa Israel. Yun lang po, and to God be all the glory.